gagawin natin, itong binalatan ko to. Binalatan ko siya. Tapos, hindi ko tinanggal yung ulo kasi nandyan yung malinang na. So, ngayon, para maging straight siya, hiwaan natin siya ng konti. Mga tatlong hiwa. Dito sa may bandang tiyan. Kasi, para maging straight siya, pag hiniwa natin. Tapos, mamaya, isishare ko sa inyo kung ano yung mga ingredients natin. So, ito ganito lang guys. Hiwaan nyo ng tatlo para maging straight siya. So, ito yung itsura. Hello guys, gagawa tayo ngayon ng tempura with head. Yung ating shrimp, hindi ko siya tinanggal ng head. Tapos, tinanggalan ko lang siya ng yung itim dito using the toothpick. Hindi ko tinanggal yung buntot. Tapos ko guys, iniwaan ko siya ng islanting tatlo para maging straight yung ating hipon. Pag prinito natin, straight siya. So, meron ako dito flour, isang basong flour. Tapos, lalagyan ko siya ng salt and pepper. Tapos, yung ating garlic powder, konti lang. Tapos, itong ating spicy. Tapos, guys, ito yung ating tawag nito, huwag niyong pansinin yan, buti. Cornstarch, lalagyan ko dito ng tatlong cornstarch, tatlong kutsara. Tapos, ito yung egg natin. Yung egg ilalagay ko dito, yung dalawa. Lalagyan ko siya ng salt and pepper. Tapos, ito yung gatas ko, ito guys, first milk. Ayan. Tapos, ito yung nakakaawa nating breadcrumbs. Walang breadcrumbs. Papakita ko sa inyo kung paano natin siya lutuin. First, lagyan natin siya ng salt. Huwag yung damihan kasi baka umalat. Tapos guys, itong ating cornstarch. Dalawang cornstarch lang. And then, lagyan natin ng pepper powder. Ay, paminta pala yan. Ito pala yung pepper powder. Tapos, ito yung ating spicy. Konting spicy lang. Mahilig kasi dito sa spicy. So, imimix na natin siya. Ayan, guys. Imimix natin itong ating gatas. Lagay natin to. Dalawang egg. Ito pala guys, nakalimutan natin ilagay yung ating powder. Garlic powder. Ayan. Ito kasi yung magpapalasa. So, ayan. Tapos, lalagyan natin ito ng yung gatas at saka yung ating milk. Lagyan natin ng paminta. And then, kunting salt. Ayan. Tapos, tawtawin natin. Alam ko guys, hindi magkakasya yung ating breadcrumbs. So, ang una natin gagawin, ganito na lang. Para magkasya siya. Pwede naman po yung ganito lang. Okay? Ayan guys, kailangan yung hipon natin ay naka-drain. So, ang gagawin natin, ang una ay ilalagay natin siya dito. Ang next natin ay ito. At syempre, ang next natin ay yung breadcrumbs. So, ayan. Pero dahil wala tayong breadcrumbs, pwede nyo pong ibalik doon sa doon ulit kung maubusan tayo ng breadcrumbs. So, ayan guys, yung ating dito tayo humawak sa buntot para malagyan din yung head. Yung head kasi guys, nandyan yung linam-nam, diba? So, ulitin natin. Dito yung first. Ayan yung second. At ito yung third. So, wala tayong breadcrumbs na madami. Ang gagawin natin ngayon, ito, flour,
milk and egg. Siyempre, isusunod. Ibabalik natin siya dito. Kasi wala tayong maraming breadcrumbs. So, ito na guys. Mamaya, pipretuhin natin siya. Maganda sana pag lahat breadcrumbs. So, wala tayong marami. Kaya, yan na lang po. So, guys. So, ito na. Ito yung nagawa natin. Ipifry natin siya. Dapat yung mantika natin is mainit na mainit. So, ito, ganyan na siya. Dapat yung ginamit ko yung pang last yung ating breadcrumbs. Wala tayong breadcrumbs. So, ito na guys. Ganyan siya. So, nakaunat siya guys, diba? Kasi nga, hiniwaan natin yung kanyang likod. Ay, yung kanyang, chan. Kaya, maluluto siya guys, nakaunat. Pero kung hindi siya hiniwaan, nakatiko siya. Sipon eh. Kaya na guys. Tingnan natin ang resulta. Nagtitiko pa nga siya eh. Mainit kasi yung mantika. Saway itong hipon natin, no? Nakaunat na kanina. Tumiko pa ulit. So, yun guys. Mali-mali na yung video ko. Ganyan siya. Siyempre, lulutuin nyo na siya hanggang mag kulay orange. Pero hindi natin siya ini-expect na mag-orange. Baka masunog. Ayan na guys. Simple na. Yun. Head. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Bumaluktot pa rin siya. Pero mas okay-okay na rin yun. So, pasok na lang sa inyo ang ating finished product. I'm going to show you how to remove the black inside the shrimp. So, ito lang guys. Ito, hindi nyo siya kailangan hatiin. Gaganitahin nyo siya. Tapos, tusukin nyo yung pagitan. Ayan. So, ayan. Hindi na siya kailangan tusukin ay hiwain. Ganyan lang ginagawa ko. Hindi na siya nadadamage. Hindi siya kailangan na hatiin. Dito niya siya tutusukin. Dito sa pagitan. Tapos, lalabas na siya. Ayan. Ganyan lang po kabilis. Hanggang doon. Makikita niya naman pag may itim pa eh. Look. Did you see that, Pizal? Kanina pa ako gumagawa eh. So, susundan niyo lang siya. Yung sisigang, diba? Kailangan tanggalin yan, ganyan. I'm using this. Charan! Toothpick lang siya. And then, then check natin kung mayroon pa. Wala na siyang black. Sana lang. Paps. I think wala to. Pero mayroon siya, oh. Hindi siya masyadong black. Ito po yung kinain ng shrimp. Ganyan. Pag hindi nyo siya tinanggal, para siyang buhangin pag kinain. Diba, Pesal? Right, Pesal? Ayan. So, okay na, guys. Kita niya. Ito lang. Yan. Okay. Bye-bye. Close it, Lisa. Ito.
Mihit. Chupi na. Chupi kulo na. Mua na. Yes, like that. Tusukin. At hanguin. Yan. Like that, Pesal. You are my photographer. Ganyan lang, guys. Kasimple. Pag may nakikita kayong black pa dito, tusukin ulit dito sa dulo. At para mailabas natin yung ating kinain niya. Ayan. One more. One more. Ito. Tiring. Masya Allah. Oh, very big. Take video the hada. Hada, hada. This one.